Okay. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. As I mentioned sa first vlog ko regarding photo printing, nabanggit ko doon ang maipapayo ko as the best software for Rush ID isang Photoshop. And here is the reason why. Siyempre, bago ang lahat, kung wala pa kayong Photoshop software, ay kailangan nyo mag-download para ma-install sa computer nyo. Before we begin, itong Photoshop na gamit ko ngayon ay Adobe Photoshop 2020. So without further ado, let's start the purpose of this video. Ayan, so bali ang gagamitin kong picture dito ay ang lumang picture ng grandfather ko. So bali ang ginagawa ko is dinadrag ko yung picture, no? Click, i-drag nyo dun sa may Adobe Photoshop nyo na icon dito sa desktop ng computer nyo. So bakit nga ba mabilis sa Photoshop? So mabilis siya sa Photoshop dahil mayroong function si Photoshop na tinatawag na action. Sa pag na-setup natin yung command dun sa action, so isang pindot lang, yung sinasabi nila, isang pindot lang is magkakaroon ka na ng ready to print na yung request ng customer sa'yo na package ng isang ID picture. So ngayon, ang tutorial natin is paano nga ba mag-setup ng action. Okay? So, first, kailangan natin i-edit muna yung picture. So, cut muna natin siya. So, 2x2. Nakaset na to ng 2x2. Itong sa akin. Pag sa inyo, palitan nyo lang dito. Dapat, ito yung width and height. Tapos, in inches siya. Tapos, 300. And then, huwag kalimutan, ito is pixel per inch. Okay. So, 2x2. Adjust nyo lang siya. Kailangan mag-match siya dun sa box. Adjust nyo yung picture. Okay, so halimbawa yan. Then click enter or kaya itong checkbox na ito sa taas. Okay, so gusto ko ng white background. Okay, so pag gusto ko ng white background, ginagawa ko is ito lang. Ito yung kagandahan ng Photoshop. Hindi ka pahihirapan. So quick selection tool. Okay, yan. Select object. Kagandahan nito kasi nag-automatic siya eh. Hindi siya katulad dun sa old, dun sa mga dating Photoshop na mano-mano. Mano-mano mo siyang isi-select. Ayan, so, ayan. Select and mask. And then, yung sa akin nakasetup na din. So, pwede nyo siyang palit-palitan kung anong trip nyo, yung smooth nya, kung gusto nyo yung taasan pa, nakikita nyo naman yung nagbabago dito sa, ano, sa picture. Ayan, so, prefer ko yun nasa 50 lang. Ayan, and then, yung contrast nya, feeder, so, nasa sa inyo, pwede nyo yung galaw-galawin sa computer nyo para ma-explore nyo din. Ayan, so, then, remember settings. Para every time na mag-edit ka, automatic na siyang yung setup mo dito is mag-automatic na siya. Ganun yung lumalabas. So, yung ginagawa ko dito, so, hindi ko na pinapalitan ng background niya since naka-white naman dito sa background niya talaga. Okay, so, itong background dito, so, may layers, i-right click ko, and then, i-flatten image ko siya. Yan, so automatic nag-white background siya.
Then, ginagawa ko is ina-adjust ko yung brightness niya. Depende yan sa status ng ano, ng picture. So, minsan, diba, set ko siya sa 30. So, ano, lalaro-laruin nyo lang. Aralin nyo lang siya ng ano. Kung ano yung sa tingin nyo is, ah, ito, gusto ko to ganito para pag nag-print siya medyo ano, maliwanag tignan. So, halimbawa yan. So, from here, mag-start na tayong mag-set up ng action. So, after natin mag-edit dito, so, naka-ready na siya. Okay, so, pag mag-set up, punta tayo dito sa may window tab, and then action. Okay. So, dito, merong naka ready na action. So, i-delete ko muna to para from the start. Yan. Okay. So, magre-record tayo ngayon ng action nito para mag-automatic siya. So, click nyo lang itong plus sign. Then, action, lagyan natin ng package. Package, halimbawa package 1. And then, lagyan natin ng function key. So, halimbawa ang package 1 ko ay F2. Ayan. And then, start record. So, from here, mag-start record na siya. So, punta ako ng magpapanibago ako ng new file. So, always A4 ako. Okay, kasi A4 yung ginagamit na paper ko dito. Okay, and then, balik tayo dun sa picture, then, control A. And then, kung ayaw nyo na makita ito, pwede click nyo to. Yan, para yung pag-highlight niya is, ito, nakikita nyo yung boxes. Box, yan. So, control A, then copy, control C. Sumabra yung ano ko. Nakikita nyo, napansin nyo na kapag halimbawa ganun, naging dalawa yung pag-click ko ng copy. Nag-automatic na din siya. Oh, na nare-record dito sa my action. So, ulitin ko siya. Kasi hindi ko gusto na doble. Okay. I-delete ko. Wait, stop. Stop and then delete. Okay, so ulitin ko siya. So from here ulit, package 1. Package 1. Function key niya is F2. Then record. And then A4. Balik ako sa picture. So, control A. Control C. Copy. Punta ako dun sa document. Then, copy. Then, paste. Control V. So, from here, lagyan ko siya ng ano ba ito? Borderline. Para pagka ika-cut siya, pag-print is nakikita mo kung saan magka-cut. So, depende sa iyo, i-block mo siya, black color or yung light lang, gray, ganyan. So, prefer ko yung gray lang. And then, okay. Tapos, lalagay ko siya dito. And then, kakopy ko siya. Copy and paste. Sabi ko siya. Then, copy and paste. Sabi ko siya dyan. So, babalik ako dito kasi ang ilalagay ko dito is 1x1. Okay? Balik ako dito. Ito yung package 1 ko eh. Then, palitan ko ito ng 1x1.
ito, gawin kong 1. Ito naman. 1. And then, click. And then, gaya kanina, Ctrl A, copy, tao dito sa document, paste. So, ulitin ko ulit yun. Gawin ko siya ng visible border line. Then, drag ko siya dito. Then, copy-paste. 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 Ayan. So, ito yung package 1 ko. Then, from here, paste up ko na siya. Ayan. So, meron ako package 1. Ngayon, gagawa ko ng package 2. Okay. So, ngayon naman, balik ako sa 2x2. Eh, mamanual natin mano-mano para mas maintindihan. Okay. So, gagawa ako ng package 2. From here, kailangan ko mag-record ulit ng package 02. Okay, so nasa set 1 siya. Ito yon. And then, function niya is function 3. And then, record. Okay. So, from here, gawa ulit ako ng document. Blank document A4, create, balik ako dito, Ctrl A, copy, balik ako sa document, paste, stroke, lagyan ko siya ng palatandaan para pag ikakat mo siya, madali siyang makat kasi nakikita mo. Okay, and then copy paste. And then, copy-paste, and then, gusto ko sa baba niya is 1x1. So, babaguhin ko to na 1x1, and then, okay, and then, Ctrl-A, copy, balik ako dito, paste. Then, lagyan ko ulit siya na visible na line. Then, copy-paste lang. Copy-paste ulit. Ayan. So, ito, nagkamali ako, no? Ng pindot. Nakita niyo naman. So, ang gagawin niyo lang dyan pag nagkamali ka is Ctrl-Z para mag-back siya. And then, drag niyo sa taas, and then copy paste. So hindi siya nakaka-copy paste kasi hindi ko pa siya na-enter. Kita niyo, nakikita niyo yung parang yung dalawang arrow na yun, parang abe, curve. So enter niyo yan, then copy paste, and then continue lang hanggang sa matapos niyo yung desire niyo na package. Okay. Ayan. So, ito yung gusto kong package 2. Okay. And then, from here, stop ko na siya. Ayan. So, mayroon akong package 1 and package 2. Itong, so, sa inyo, pwede na kayong mag-continue dyan kung ano yung next na package nyo. Then, yung set, palitan ko ito ng brush ID. Ayan. Okay. Ngayon, subukan natin siya kung gumagana. So, meron tayong F2 and F3. Okay. So, okay. So, i-close ko to. Kasi susubukan natin siya. Subukan natin kung gumagana yun. Okay. So, ulitin ko. Drag.
drag ko yung picture dun sa may icon ng Photoshop. Tapos mag-i-edit ulit tayo para nangyari. So drag. Mapapansin nyo yung pag-open ng Photoshop ko is hindi siya ganun kabilis. Ang para sa akin is hindi siya 100% compatible talaga dito sa gamit kong laptop. Yun yung para sa akin. Hindi ako expert eh, kaya hanggang doon lang sa experience yung isi-share ko. Ano lang yung mga na-experience ko. Ayan. So, subukan natin, no? So, para mas makita natin na gumagana siya, hindi ko na-edit yung background niya. Ito na siya na blue. And then, from here, diba, function F2 at saka F3. Tingnan nyo, pag pinindot ko yung F2 lang, ha? Anong lumabas? Nag airplane mode yung laptop ko. Ayan. So, pinindot ko ulit. So, pag pinindotin ko yung F3, so, sa brightness naman siya. So, ba't ganun parang hindi gumagana, no? Kasi, kailangan, before mo i-click or pindutin yung, bago mo pindutin yung F2, kailangan, pindutin mo muna yung function. Function yung sa keyboard mo is yung Fn. Fn, pindutin mo, and then pindutin mo din yung F2. Ayan. So, kung nakikita nyo, ito yung lumabas, no? Parang mali, ah. Bakit ganun? Parang mali. Okay, so balikan natin yung picture. Ba, in-edit natin to. So, in-edit natin siya. Hindi tayo naging aware. Yung setup nung anong tawag dito? So, crop tool natin is naka 1 by 1 yan siya. Naka 1 by 1 siya. Back ko muna. Minsan nagtataka tayo eh. Ano nangyari? Diba? Ulitin ko. Close. Ulitin natin na crop natin siya ng 2x2. Yung kasing kanina naka 1x1 yung kaya ganun yung lumabas. Baka mangyari yun sa inyo, at least alam nyo na. Ayan. So 2x2, then 300. Yung resolution niya, then okay. And then yung sabi yung kanina, function 2. Function F2. Function F2. Click. Okay. Kita niyo naman. So, magtataka naman ngayon kung bakit may box dito sa loob. Kasi, naka-click pa rin yung, naka-highlight pa rin yung crop tool. So, click natin dito sa move tool. Yan. Para si-select niya lahat. Ayun, na-review niya lahat. Yan. And then, kasi naka-select siya sa layer 7, kaya nandun yung nakikita niya, naka-highlight siya, naka-box itong last. So, lagyan niyo lang sa background. Dito, click niyo. So, ayan. Gumagana naman siya. Okay? Try naman natin yung F3. So, F3, function F3. Kaya lang natin siya mag-init ng kanya. Okay. So, magpapansin natin na iba na naman yung lumabas. So, check natin. Baka yung size nito o nag bumalik sa anong tawag dito? 1x1. Minsan nangyayari to, ah. Ito ay real, ano. Okay. Tingnan natin.
Nangyayari talaga to. Baka magtaka kayo bakit ganun yung kalalabasan ng ano nyo. Yung ginagawa nyo, no? Eh, magtaka ka. Huwag kayo matakot. Balikan nyo lang yung pinaka-source nyo. Check nyo kung naka 300 yung resolution niya. Tapos, ito dapat inches. Inches, inches. Okay? And then, balik na natin. Ulitin natin. F3. Yan. Ngayon, kung nababother kayo, ayaw na niyo itong ayaw niyo na naka-highlight ito. Naka-click siya. So, gawin natin yan ng paraan. Balikan natin si action. Di-delete ko yung package 2. Yan. Kasi gusto kong gumawa ng panibagong package 2. Ayoko nung naka-highlight. Okay. Okay. So, from here, double check natin. Okay, okay. So, from here, gagawa ko ng bagong package. 02, brush ID, function key F3, record. Okay. So, new, control N, A4, create. Then, but there's a source. So, control A, control C for copy. And then, paste natin sa new document. Lagyan ko na visible na line para pagka magka-cut ako ay madali siyang makat. Madali siyang makita kasi may line. Okay. Copy, paste. Copy, paste. Then, sa baba niya, one by one. So, balik ako dito. Edit ko siya. Balik ko siyang one by one. 300 inches. Tapos, control A, copy. Then, paste ko dito. Quit. Kailangan ko ng visible na line. Then, arrange ko lang siya. Then, copy paste. Copy paste. Kung lagi kang magagamit talaga, huwag ka nang mag-photoshop, di ba? So, kaya siya may action na function para mapabilis yung gagawin. Yan. So, yun nga yung sabi ko kanina, ayaw ko nito. Ayaw ko makita to pagkatapos nung pag-action ko, no? So, gawin ko lang siya. Sali ko siya sa record na dito. So, i-flatten ko yung or merge ko yung merge ko. Yan. So, na-merge ko siya. So, mag-stop ako dito. Yan yung function, F2 ko. So, ngayon, subukan ko yung, F3. So, ngayon, close ko siya. Subukan ko yung function ng F3. So, balik ako sa, yan. So, ito yung, wait, gawin ko 2x2. 2x2. Okay, tanggalan ko siya ng background. So, normal to, no? Ha, medyo matagal siya konti. Kasi nga, may ginagalaw-galaw pa siya. Dun sa, ano. Ayan. Then, okay. So, ganito nga. Nangyari. Copy. Wait. Ulitin ko. Select.
Ayan. And then, okay. Okay. And then, emerge, flatten image ko. Ayan. So, adjust ako dito. Para kitang-kita, no, na kitang-kita na ma-edit yung ano, ay mag-function, sa function ng ano. So, ito nga, tapos ko na mag-edit. So, subukan ko yung ginawa kong bago, function 3. Yung F3. So, function F3. Boom. So, ayan. Ready to print. Isang pindot lang. Huwag niyo lang kakalimutan yung function, which is yung Fn doon sa keyboard nyo. Okay. That's it.